Konnichiwa, mga bayani. Kumusta po? Anong balita? Welcome back na naman po sa channel natin, no? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Bagong lahat, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood at patuloy na nanonood sa channel po natin, sa mga videos nating mga ginagawa. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe po kayo. Naway mag-grow po itong channel natin at sama-sama po tayong mag-grow para sa tagumpay. Op, hindi po alak to, chato. Bawal po ng alak sa trabaho. So, anyway, ang pag-usapan po natin ngayon, it's more on continuation pa rin po dun sa mga previous vlogs natin. As we all know na ang Japan is one of the most expensive cost of living na meron sa buong mundo. So, anong ginagawa natin mga paraan upang makatipid tayo habang tayo ay nandito, nagtatrabaho at nakatira? So, isang way po yan na ginagawa natin. Tulad po nito, example, ang panggugupit ko po sa sarili ko. Ayan po, bagong gupit si Bad Choy. Sa term po namin nito sa ano, sa Kapampangan, ang tawag po niyan, or tinape. Gupit tinapay. Yung tinapay na maliit. Pero medyo ano pa po, kumbaga modern na po ito ng gupit tinape. Kumusta nga pala sa mga nanggugupit sa akin dyan sa barangay namin. Kaluguran da ka! Okay. But anyway, so yan po no. Tapos, pakikita ko rin po sa inyo kung paano po tayo namimili. O ini-enjoy natin yung sarili natin. Nung nakaraan nga po, pumunta tayo dun sa second hand store. At nakabili po tayong sapatos sa halagang 1,900 Ultra Boost. So, ang original price po noon is about 8,000 pesos or mahigit sa isang lapat. So, pag po sinabing second hand store dito sa Japan, hindi po ibig sabihin na luma na po yung mga gamit. Karamihan po yun ay mga nadumihan lang or hindi na ginagamit ng mga hapon na binili nila. Kasi mahilig po talaga silang mag-continuous buying ng mga gamit. Konting sira lang, papalitan na. So, yun po yung way natin na ginagawa natin yung masasabi ba nating luhuyan. Or, i-enjoy lang natin yung pamumuhay dito. Isa na pong paraan doon is bumibili ka ng gusto mong mga gamit pero sa mababang presyo pero may quality, branded. So, pag-usapan po natin yan as we go along. So, without any further ado, let's do this. Ikimashou! Ito po no, Ultra Boost, nabili po natin sa halagang 1,900 sa may Ukay-Ukay. Ito po, konting beans lang po. Mumukhang bago na po ito. Napakamura po, 1,900. Kung pa-convert ko sa Philippine peso, kulang-kulang 1,000 pesos. Kulang lang po ito sa linis. Tara, ibabad po natin. Resulta niya parang ilang oras. Ayun po, maalala na sa mga na dyan. Iwanan po natin dito. Wala naman magnaraman dito.
We will be right back. Okay? Okay. So, ito na po yung resulta ng paglilinis po natin ng sapatos. After one day na binabit po natin. Yan po, mukha na po siyang bago. Sa halagang 1,900 yen, so more or less 1,000 pesos. Ito na po yung sapatos. Sometimes kailangan mo lang pong magsagat tingin-tingin, makajakpat ka po. Kagaya po nito, makajakpat po tayo. Bus po. Ang original price po nito mga nasa 8,000, 7,000 po siguro. Nabili natin sa halagang 1,000 pesos. Ang bago na po. Yan po yung bus niya po sa ilalim. Pininturaan po lang po natin ng white marker. Yan po. Kasi nag-yellowish na po siya. Yan po yung resulta niya. Astig. May sapatos na naman si Batchoy. Konnichiwa mga bayani, kumusta po? Welcome back na naman sa channel po natin, no? So, dito po sa Japan, mahal po ang cost living, no? Kagaya po ng mga pagkain, renta ng bahay, at yung pagupit. Ang pagupit po dito ay, ang pinakamura na is 1,000 yen, is worth 470 pesos. So, ang ginagawa ko po, ako po mismo nang gugupit sa sarili ko. Isang way ko po yon para makatipid. So, ngayon po, i-demonstrate ko po sa inyo how to cut your own hair. Okay? Ito ba'y tutorial? Bahala na po kayo. Basta, manood lang po kayo. So, without any further ado, let's do this! Ikimashou!
tayo. So, habang nagugupit po tayo, maganda po siguro, magkento po tayo eh, no? So, yun lang po, no? Yung pong doon sa previous vlog natin, may galing po Pilipinas na kasama po. Nakatasang ito, Pilipinasang. Ito po silang Pinas last week. Para mo mag-interview, interview po sila. Kumuha po sila ng bagong Pilipino. By the way, ano po pala kami dito? 5 years po kami sa kapag namin. Dalawa po kami. Kaya nagustuhan po yata ng boss namin. Trabaho ng mga Pilipino. Kaya kumuha po ulit. Po, no? Kwento po nila nung nasa Maynila po sila specifically dito sa may Malate. Okay, dito lang po sa Malate, Malate yung agency sa Osmeña building na naman magsaysay pala. Mayroon po ibang po sa kapan ng Lagbang building. Mga po, no? Galing daw po silang nag-inom po sila. Ay, nung pauwi po sila, meron po lumapit na lang nalang sa kanila. May awag ng kutsilyo. Matali. Kunwari daw po lasing. Buti na lang po, na-orient po natin sila na mag-ingat. Huwag masyado mag-iwala. At kasama po nila yung isang ako na madalas na po pumunta sa Pilipinas para po mag-interview. So yun po, buti na lang po, hindi po sila nakunta o may snacks. Kasi kung nagtataon po, pasyat po tayo na naman. Pasyat na naman po mga Pinoy, pag gano'n. Tulad po yan, ginawa po namin ng lahat ang kasama po upang ma-impress po sila sa trabaho ng Pilipino. Pero yung mag-interview po sila, pupunta Pilipinas, tapos may experience pa po nila yung gano'n, e parang touch-up po yan sa atin, mga Pilipino. Buti na lang po, alerto sila kahit medyo nakainom kung lalakad sa may Malate. Ngayon wala po nangyari yung sama. Hindi po natuloy yung pang-snot sa kanila.
natin, no? Panggugupit. Bahala na po kayong musga. Ang kupit ni Batcho. So, ayos. Akatipid. So, that's